Okay guys, for this video ay this is gonna be a little different kasi nga po marami nang nagko-comment sa vlogs ko, marami nagtatanong sa Instagram, sa Facebook ko na ano na ba yung update kay Killian, ano na ba nangyari sa kanya. Nag-release kami ng vlog last month tungkol dun sa nangyari sa amin and wala na kaming na-update sa inyo. Feeling ko unfair din sa part nyo yun kasi na-share na namin yung story tapos hindi nyo alam kung ano yung mga nangyayari ngayon. Kaya pinilit ko si Mami and si Aldrich na sumama sa akin ngayon para interviewin ko sila kung ano yung nararamdaman nila para maging fair sa inyo na alam nyo lahat na nangyayari ngayon. So ito na yung continuation. Nagpa-Q&A ako sa community natin dyan kung ano yung mga questions na gusto nilang itanong sa atin lahat at sasagutin natin para sa video na to. Okay. Sasagot ako dito sa mga question nyo dahil sa tingin ko may karapatan kayong malaman din. Tumulong kayo. So, pasasalamat na lang itong mga sasagutin kong tanong sa inyo. Last week pa ako nagtanong ng questions pero hindi pa kasi ready si Mami sagutin until nung kahapon lang na sinabi niya, sige, gawin na natin para mabigyan natin ng answers yung community natin dito sa YouTube. Napapansin nyo guys, more on nagagawa ko ngayon ng family vlogs, kasama ko si Adit, si Mami. Dalawang purpose yon. Una kasi, syempre gusto kong mapasaya kayo, mapakita lalo yung family ko sa inyo. And second, gusto ko malibang rin si Mami sa mga nangyayari dito sa mundo namin. Yan. So yun, without further ado, simulan na natin tong questions. Si Adit mukhang don, ano? Mukha siyang... Don Antok. Don Antok, kasi puyat lagi, laging lasing, lag... Joke lang. Okay, sige, game. Sige, game. Kami ng daddy mo, eh. Okay, game. Alis si daddy. Saan kayo pupunta? Malls. Di ba, nunal yun? May S2K, malls. Akala ko nunal, eh. Okay, game. So, start na natin. Unang question. Ano po yung pinakamahirap tanggapin na part nung nawala si Killian? Like, pag kumakain po kayo sa hapagkainan na kasama si Killian or nagbibiroan. Ano yung pinakamahirap na part na dati, pag kumakain tayo, nandyan sila Killian, nagkukulitan tayo, naglalaro, pero ngayon, parang nawalan tayo ng part ng family. Siyempre, napakahirap. Super duper hirap. Hanggang ngayon, hindi ko pa ako nakaka-recover. Pero huwag kang mag-alala, Killian. Like we said before, and we promise you, we will protect you. Ngayon yung question dito na ano masakit? Hanggang ngayon masakit. Kasi day one, hanggang 3.5 years old, kasabay namin si Killian kumakain. Ako ang nagpakapakain kay Killian. That time kasi si Andy aalis na umaga, magtatrabaho. Si Aldris aalis, magtatrabaho. So natitira ang bata na iiwan sa akin. Kasama yung yaya niya. Pero ang yaya niya, ay nagiging assistant ko lang. Naging hands-on ako kay Killian. Kaya masakit pa rin. Naging emotional agad kayo. Umpisa pa lang, Mami. Ay, nako, Aldrin. Sabi niyo, hindi tayo magiging emotional dito. Ikaw ba yun? Masabi mo. Alin? Ano ba yung question? Tingnan mo. Tingnan, mabasa nga. Ano yung pinakamahirap tanggapin ng partner rin? Like kapag kumain? Ah, pinakamahirap kay Killian. Na nawala si Killian. Wala na akong kalaro. Yun lang? Sige na, itanggalin mo na yung barrier. Okay lang yan. Hindi nga pwede kasi papasok ko eh. Hindi, I mean, nakangiti-ngiti kayo. Parang feeling ko pinipigilan mo yung sarili mo. Siyempre. Simplify mo na lang. Wala na akong katabi. Sa gabi. Kahit every weekend lang. Tsaka iba yung nabibigay ni Killian na kaligayahan kapag nakakalaro mo siya. Nakakalungkot lang na hindi na natin nakakasama si Killian. Same din sa akin, kasi ako naman, lagi ko rin kalaro si Killian pag hindi ako nagsushoot, pag wala ako masyadong ginagawa. And parang, ano lang, parang medyo tumahimik yung bahay, no? Para sa'yo, Aldrich, ang tanong ay, nakakausap mo pa ba si Killian sa ngayon? Wala kaming contact sa buong family nila. Okay. So, next question. Mami, Gina, and Kuya Aldrich, ano po yung bagay na nagpapaalala sa inyo kay Killian? One thing na nagpapaalala, pag nakita niyo maalala niyo si Killian? Lahat. Kasi buong bahay ko, nakikita ko ang si Killian. From master bedroom
guest room, ginawa ko yung lalagyan ng toys niya, yung mga car niyan, charger, yung battery charger sa kuryente, punong-puno yun nasa guest room. Then yung den ko, binigay ko din kay Killian yung mga laruan niyang mga ginagamit. So, dalawang rooms ang binigay ko kay Killian. So, kaya lahat ng party ng bahay ko, naaalala ko si Killian. Kasi nga, dito siya lumaki. Ako ang personal na nag-alaga kahit may yaya siya. Mommy, daddy niya nakakapag-alaga sa kanila during weekends nung nasa bahay ko pa sila for 5 years. Pero ang total, ang talagang humawak kay Killian since 6 a.m. to 9 p.m. nasa akin ang bata. Kahit sa pag-aaral ako, nag-attend, ako nagsusundo, ako nagtuturo. Kaya, sorry, kaya nga ayaw ko magpa-interview. Iniwasan ko to dahil hindi ko pa kaya. O di, wag na natin na lang ituloy ito. Hindi, nandito na tayo eh. Sige, tuloy mo na. Para, gusto ko din pasalamatan kayo. So, ang dami ko rin na-receive na tanong tungkol dito. Sabi ko kay Aga, wag muna. Since na, eto na, sabi ni Aga, pagbigyan ko na kayo. Sige, tutuloy. Tuloy na natin. Total, nandyan na eh. Hmm. So, ikaw, boy. Ano yung, ano, bagay na nagpapaalala sa'yo kay Killian? Eto, boy, feeling ko masasagot ko para sa ito eh. Hmm. Feeling ko nagpapaalala sa'yo. Lagi siyang may picture ni Killian, nila ni Killian sa kwarto ni Aldridge. Pero hindi ko alam. Ikaw. Pinaka nagpapaalala. Feel ko yung kwarto ko mismo kasi doon natulog si Killian for ilang years din. So, andun yung mga memories namin ni Killian. Naabutan ko rin yung si Killian na actually isa sa'yo sa pinaka hindi ko makakalimutan. Pag newborn baby, wala pa siyang tamang tulog. So, nagigising siya sa gitna ng gabi. Hirap nun? Hindi ko kaya yun? Hindi pa. Basta sa gitna ng gabi, kailangan mo siya ihele para makatulog. Ikaw gumagawa nun? Alternate kami nung ex ko dati. Kasi so, kwarto mo? Yung pinaka... Oo. Kwarto ko yung pinaka... Naalala ko yung Killian kasi kahit nung naghiwalay na kami, most of the time, nandun siya sa taas, naglalaro. Mm-hmm. Kaya yung kwarto ko, magtataka kayo, yung kwarto ko kulay blue, yung mga pader. Kasi gusto niya kulay blue. Okay. So, siguro hindi natin masasagot lahat ng questions ngayon, guys, kasi mahaba pala to. Pipili na lang ako. Okay, next question. Tanong ni Ate Zeti, lagi itong nanonood sa atin, Mami. Lagi siyang sumusuporta. What is your prayer, Mami and Aldrich, after these things happen? Ano yung dinadasal niyo? Ako ang tawag, hindi selfish. Ang pinagdadasal ko lang, laging ingatan si Killian. At yung welfare ni Killian at the best interest for Killian ang mangyari. Kasi kung kahit sabihin mo legitimate, may karapatan si Aldrich. Huwag na ako si Aldrich sa anak niya. Kasi hindi naging masama ama si Aldrich. Pero sa ginawa ni Andy kay Aldrich, talagang hindi ko kaya patawarin si Andy. Sumobra siya. Saan dun sa ginawa niya? Medyo marami yun eh. Ilang beses niya, noong time na yun, nandito sila sa bahay. Alam ko mga pangyayari. What is your message for a 12-year-old Killian? Ano yung magiging message natin sa kay Killian pag 12 years old na siya? O, wag mo ito i-edit ha. Gusto ko ito makita. It will not happen. 101%, it won't happen. Yung magiging 12 years old? Makikita kami ni Killian. Kahit hindi ko siya makuha, matutuloy ang communication bilang tatay si Aldrich. Hindi pwedeng mawala sa parte ng buhay ni Killian si Aldrich. Tama. Kaya hindi yan mangyayari. Baka masyado kasi daw sarili mo. Hindi. Yan 12 years old, hindi yan mangyayari. Hindi. Tama. Karapatan ni Aldrich ang communication niya para sa anak niya. Hindi na ako. Kaya hindi mangyayari yan. Okay. May last two questions na lang kasi ang dami. Ito para sa akin siguro to. Is Aldrich doing fine and also kay tita? As you can see... Wait lang. Is ano na lang yan? Is Aldrich doing fine and also kay tita? Fine tree or fine ako? Fine. Okay, fine. They are fine naman. Aldrich is fine. Mommy is fine. Trying to be. Although may sugat pa rin. May bigat pa rin na nararamdaman. Pero we're trying to cope up kasi ganun yung buhay eh. So whatever happens...
life goes on. Tayo, we move on and magkakasama naman tayo eh. We have each other naman. So, kung may times na maging ganong kalungkot, pwede naman kayong mag-lean sa akin, pwede naman ako mag-lean kay Aldridge. Yan, literal na lean. So, nandito kami para to back each other up. Kaya, yun yung pinakamasarap. Ano ba? We'll back each other up. Ba't gumagayan ka? Okay. Tinadaan mo lang sa biro eh. Sa oo nga, pero okay lang. Gets ko naman eh. So, Tita Gina and Kuya Aldrich, nung nalaman niyo po ba na wala na si Kilian sa Pilipinas, ano po yung unang naisip niyong gawin? Pakatatagpo kayo, Family Ching, and thank you po, Tita Gina. Nung unang dating na balita na wala na si Kilian. Kasi sinundo namin ni Aldrich. Kami nagsundo so, yun every weekend yun. Pagdating namin doon, wala. Kasi nagulat na lang kami. Nashock kami. Kaya pumunta kami sa barangay. Siyempre, first thing na pumasok sa mind namin, matutorture si Kilian. Kasi nga sabi ko sa inyo, si Kilian talagang sanay sa amin. Si Kilian maganda ang bonding sa amin. Kahit anong nirequest yan, kahit ano pang bagay yan, ibinibigay namin lahat dito. Either solohin ko ibigay, nandiyan pa si lolo niya na ibinibigay din lahat, nandiyan din si Aldri. So, talagang sobrang saya ni Kilian. Lalo na pag sinusundo namin yan, wala pa nga ako, malilate kami ni Aldris. Nasa pintuan na yan, nagagalit sa akin, Mama, you're late. Kaya nung nakita namin wala si Kilian, talaga napaiyak kami. Na alam ko, mahihirapan si Kilian, iiyak si Kilian. Sigurado yan. Alam ko, puso ni Kilian. Ikaw, ano naramdaman mo, boy? Galit, di na mamanin eh. Oh. Gusto ko magwala. Hindi talaga tama yung ginawa ni Andy. Kahit saan mo tingnan, di ko rin alam bakit mo ginawa yon. Sure naman na sa Australia ka ngayon at sana magkaroon kayo ng magandang buhay dyan. Ang isang wish na lang namin lahat is ibalik nyo lang sa amin si Kilian. Tapos you can make a new family there, fresh start. Hindi naman namin ipagdadamot si Kilian sa'yo. Welcome ka pa rin dumaan-daan dito despite sa mga nangyari. So, ayun guys. I guess ito na muna yung questions for now kasi masyado na tayong, masyadong naging mabigat agad yung ere. Kasi ko medyo, light mood lang tayo. Pero yun, bago matapos tong video na to, sana nasagot namin yung mga questions nyo. And thank you so much kay Mami and Aldrich. Sumama ngayon para ma-explain sa inyo lahat ng nangyayari. Sana na-update din kayo. And papasalamat lang tayo lahat kasi grabe yung suporta nila eh. As in, sa social media, sa lahat, grabe talaga. Actually, ako nababasa ko lahat talaga. Nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Pati sa tulong kay Kilian. Lalo na doon sa mga question nyo kay Kilian. Okay. So, gusto ko magpasalamat sa mga tumulong at tumutulong pa rin hanggang ngayon. For now, we're still trying ways para mahanap si Kilian. And paano makontakt si Kilian. Pero update namin kayo kapag meron na. But so far, medyo nahirapan pa rin kami. Pero yun nga, sabi nga ni Mami, hindi kami susuko hanggang mahanap si Kilian. So kami naman dito sa bahay, I'm sure tinatanong nyo kung kamusta na kami. We're trying to be okay. And at the same time, we're still praying. And kasi alam nyo naman, sabi nga ni Mami, hindi na natulog ang Diyos. And naniniwala ko one day matutupad din yung mga prayers and wishes namin. So again, thank you so much from the bottom of our hearts. Thank you so much sa pagtulong and pag-alala niyo sa amin. Message mo na lang kay Kilian. Kilian, malapit ka na mag-birthday. Sa 6th na birthday mo kasama ka namin. Ngayong 7th birthday mo, sana kahit makausap ka na lang namin, pagparamdam ka parang multo, de joke lang. sana maramdaman ka namin, makausap ka namin kahit video call lang, marinig lang namin yung boses mo ulit, magiging okay kami kasi lately rin nagkaka-insomnia kami, kaya rin kay inay naantok ako kasi nga lagi na ako late nakakatulog. Usually mga 5 a.m. Si Mami, nag-sleeping pills na rin para lang makatulog. Sobrang iba yung effect talaga nung nawala si Kilian. Pero ayoko na magkaroon ng mali dati. Kasi dati, ang ginawa ko, Kilian, yung may ginawa yung mom mo,
talagang sinira ko yung buhay ko. Pero yung sinabi ko dun sa video, mas aayusin ko yung buhay ko ngayon. Kasi nga, naniniwala kami na one day makikita ulit tayo. Hindi pa tapos yung chapter na to. Yan. So, I love you, Kilian, and advance happy birthday. Advance happy birthday. Yan, so, may sasabihin pa ba kayo? Huwag mo i-edit to. Kilian, this is Mama. As I promise you, I will protect you no matter how. Lagi mo sa isipin to, Kilian. Mama will protect you. All of us here. Okay, so, yun. Let's finish it with that. Thank you guys for watching. Ikaw, ba't wala kang message kay Kilian? Ayaw nga pala. Kasi ako yung nag-interview. Interviewee ako dito eh. Yes. Oh, sige. Hi, Kilian! I hope you're okay, Kilian. And Ninong loves you and Ninong misses you. Yung binili ko sa yung bike, Kilian, nandito lang. Oh, pati yung mga cars mo, wala nang gumagamit. Naka-stock na lang. Sayang. Sana ano makabalik ka na soon, Kilian, para yun, makapaglaro na ulit tayo. Makapag-hide and seek tayo. Alam kong gustong-gusto mo naglalaro ng hide and seek. Pagbibigyan na kita, bibigay ko na sa iyo lahat ng oras ko pag nag-umuwi ka. Hide and seek tayo, ano pa yung mga langit, lupa, tapos magsi-swimming tayo sa mga iba't ibang resort. Yun. Miss ka na namin, Kilian, and I love you. We love you. And I guess dito ko na tatapusin itong vlog na to, guys. Gusto ko lang kayo i-update sa lahat ng nangyayari, kaya balik na ulit tayo sa good vibes. Gagawa ulit kami ng mga fun contents. Okay na, maging masaya na ulit tayo. Happy, happy. Thank you very much for watching. Ingat lagi, God bless, and see you in our next vlog. Bye!